Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatagtang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayong ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinasabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Ang pagtugon ni Maria sa kalooban ng Diyos ay nagtataglay ng mga sumusunod na mahahalagang katangian. Kababaang loob. Sabi nga, ang puno ng kawayan kapag tumubo, langit na mataas ang kanyang itinuturo. Kapag narating na niya ang kanyang tunay na anyo sa lupa, ito'y marunong yumuko. Ang palay kapag hitik sa bunga ang uhay, ay kusang yumuyuko sa lupa. Pananampalataya at pagtitiwala. Batid ni Maria na sa pag-oo o pagtalima niya sa kalooban ng Diyos, kailanman ay hindi siya magkakamali. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa taong marunong magtiwala. Alam niyang para sa kanyang kabutihan at higit sa lahat, sa kabutihan ng sanlibutan ang ninanais ng Diyos, kaya't wala siyang pag-aalinlangan sa pagtitiwala sa Diyos. Pagsunod na may lakas ng loob, ang katapangan ay ang kakayahang ganap na magtiwala, maniwala at tumalima. Ang pagiging matapang ay ang sumulong ng may pananampalataya, ang magtiwala at sumunod anuman ang mangyari.